Morning. Good morning. Good morning. Saan kami dito? Okay, punta kami ng hawker. Doon kami kakain. Hindi na ako nakapag-vlog kahapon. Hindi ako nakapag-edit. Walang ginawa. Dito sa right. Dito sa right. Tapos 9 na pala. Kere ka lang? Masarit lang. Ano na kami kumain? Ubus ko na yung ano eh, oh. Yung noodles. Kaya kay Liam. Yung kaya toast namin wala pa tagal. Hot tea. Kay Daddy Laksa. Ubus na. Ako nakapag-vlog, sobrang utong dumpling. Oh, eat mo na yung egg mo. Oh, pandis. Alam mo kung sino nagluto niya? Hi, tapos na kami mag-lunch. Si Daddy nagugas ng pinggan na. And ano na pala, okay na siya. He's feeling better na. Galing talaga nung gamot dito. Mag-2 o'clock na. Yan. Ako ay may liligo na. Kasi, wala lang. Trip ko lang maligo. Kasi manonood na naman kami ng movie. Mag-movie marathon na naman kami. So, kailangan nakaligo na ako. Kasi pag ano, tatamarin na naman ako yun maligo. Oily na nga ng hair ko. Yun. Kahapon pala, hindi na ako masyado nakapag-vlog after ng lunch. Kasi ngayon, dito na lang kami sa kwarto. Nanood na lang kami ng mga movie. Yun. Sa tanghali, nanonood kami ng ano, pag ganitong oras, yung nakakatakot. Kahapon, pinanood namin yung Ghost House. Yun yung setting niya sa may Thailand. Pero yung bida, mga foreigner, mga American. Yun. Tapos sa Thailand yung setting. Ang ganda rin. Tapos mamaya, hindi, tapos kagabi, pinanood naman namin yung kay John Lloyd tsaka yung kay Sarah. Spoiler dun sa mga hindi pa nakapanood nung kay Sarah at saka kay John Lloyd. Kung ayaw nyo marinig to at hindi nyo pa napapanood, skip nyo na lang ha. Feeling ko itong movie nila na to, parang hindi ko masyadong bet. Parang wala na silang masyadong chemistry. Ewan ko lang kung ako lang yun. Kasi nung pinapanood ko kagabi, parang tapos parang ang payat-payat doon ni Sarah, ang payat-payat din ni John Lloyd. Parang mas type ko sila ng ano, ng medyo chubby-chubby or may laman ng konti. Ano ko lang to ah, based on my sariling opinion, based on my, basta sa akin lang naman. Pero syempre, kanya-kanya tayong opinion. Yun lang naman, na-share ko lang naman yung insights ko doon sa movie. Hindi ako masyadong nagandahan unlike katulad nung last nilang movie, yung may mga sequel na ano, yung ano ba to? Basta yun, alam niyo na yun, nakalimutan ko yung title eh. Nasa yun yung secretary niya yun, si ano, si Sarah. Tapos, hanggang sa nagpakasal sila, mga ganon. Yun, ano,
kilig to the bones ako dun. Pero yung ngayon, parang hindi ako masyadong kinilig. Yun. Tapos mamaya, panonorin namin, nakakatakot ulit. Yung temple naman, ang setting niya naman is in Japan. Tapos mga Amerikano rin yung bida. So, yun. Basta tanghali yan. O kaya manood ng mga horror. Tapos baka mamayang gabi, Pinoy movies naman ulit. Yun. Parang okay. Yung maganda lang yung ano namin ngayon. Since banding-banding lang ganyan. Movie-movie. Since si daddy ay masakit-sakit pa yung paa at hindi gano'ng makapaglakwad siya. Although is feeling better na. Pero mahirap pa rin siyang maglakad ng malalayo tsaka matagal na lakaran. Parang mabilis siyang mangalay. Pero umiinom pa rin naman kasi siya ng gamot, kaya yun, wag mo nang abusuhin. Kung feeling na magaang na yung pakiramdam, abusuhin na ng lakad. Kaya sabi ko, sabayan na lang muna kami, wag na muna kaming maglabas-labas ng bahay. Sinamahan lang nga nila ako kanina dun sa may ano, medyo nahirapan na siya, nangalay na agad siya maglakad. Pumunta lang kami dyan sa may bisa, diba, dun kami nag-almusal. Tinry niya kung kaya niya nang maglakad ng medyo malayo, pero yun, nangawit pa rin siya, pero kaya niya, pero nangawit. Yun lang naman. Tapos yun, may nabasa lang akong comment ni sis Pinay Introvert regarding dun sa in-upload ko na video, na vlog kahapon, yung regarding nga sa pag-aaral ng mga Pilipino dito sa SG. Oo sis, nabalitaan ko nga rin yun na talagang pahirapan makapasok yung mga Pinoy na mga estudyante dito sa Singapore, kasi nga priority nila yung mga Singaporean and the PR, yung mga permanent residents. So ang hirap talagang makakuha ng slot. Kung nasusubaybayan nyo yung vlog ko din, alam nyo rin na ilang eskwelahan ang pinuntahan namin ni Liam bago kami nakapag-enroll. Meron dito sa baba lang ng block namin, may school, public school, pero hindi pa rin kami nakapasok kasi puno na. Tapos meron din medyo malapit, mga ilang kilometro yung layo, pero kayang lakarin. Hindi rin kami nakapasok kasi punuan na rin. So yun, nakakuha kami medyo malayo-layo na dito sa tinitirhan namin. Kaya talagang pahirapan talaga pag mga Pinoy or foreigners per se, talagang mahihirapan talagang makakuha ng slot at makapag-enroll dito. May ano pa nga, may article pa nga ako nabasa na merong mga Pinoy, mga Filipino founder ng isang school na nagtayo nga sila dito ng school sa Singapore para sa mga Filipino na anak ng mga OFW dito. For now, medyo parang ano siya eh, ang kaano niya, yung mga private school, pero medyo mababa sa private school. Pero pag sa public, medyo mas mataas yung tuition fee nila compare sa public school dito. Although, konting-konti lang naman. Hindi naman konti, siguro $100 ang difference. Pero kung magiging classmate naman ng mga anak mo is Pinoy na, diba? Tapos meron silang subject ng Pilipino. So, yung mga Tagalog, di pa rin nila makakalimutan. Parang ganun. Ang ganda lang. Parang ano yata, ang tuition fee nila is $500 a month. Compare mo sa mga school dito na yung mga private, ha, which is nagre-range ng 1,000 yata or 500 to 1,000 yung monthly. So, sila 500 lang kasi ano yun eh, considered na private school yung tinayo nilang school na yun. So, hanggang primary 3, meron silang kinikater na ganong, ano, na ganong school term. Pero, hindi pa ako sure kung... Mami! Kasi kami kasama dito. Sorry, naputol. Si Liam daw magto-toilet. Andito lang si Mami, magsasalita lang. May ini-explain lang ako. So, hindi ako sure kung... Guys! Kung okay yung... Guys. Kung okay na siya... Guys. Hindi ko lang sure kung nasaan siya banday, kaya pero medyo mahal pa rin siya compared mo sa public school nila dito, kaya kung siguro kung hindi ka nakapasok sa mga public school, maganda ng option na doon ka next, kasi medyo mababa talaga siya compare mo sa mga private, pag nag-private school ka rito. So yun, ang gulo ni Liam.
Yun. So, kung compare mo naman sa mga private schools, mas okay na sa kanila. Kasi mas mahal nga yung mga private schools dito. Pero kung once na nakapasok ka ng public, okay na rin. Parang second option mo lang siya if ever. Para maiwasan mo nga yung mga mahal na tuition fees. Anyway, yun lang na share ko lang kasi nabasa ko nga kanina nung nagbabasa ako ng mga comments. Yun. Medyo mahirap talaga rito makapasok yung mga foreigner. Buti nga, we're lucky enough na nakahanap ako ng school sa tiyaga at pahirapan na paghahanap. Nakahanap din ako sa awa ng Diyos. Pero, ayun. And, yun. Maliligo na ako. Si Liam na sa toilet. Tinatawag na ako. Tapos naming manood ng horror movie. Pinanood namin niya yung temple. Bitin yung ending. Liam. Liam na kunahin mo. Pinaluto niya yung corn. Kaya namin yung corn ngayon. Unis. Past 5:10. Kahiga ako kanina yan. Nagulo ng buhok ko. Mayroon na kami mais. Quick trip from the grocer. Bumili ng bigas. Bumili kami ng bigas. 10 kilo. Tsaka butter. Faster, 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 faster! Paano ulit yung lakad, Liam? Paano ka ulit maglakad kanina? Ano? Anong lakad daw? Hindi ganyan. Takbo ka, takbo. Hindi, lakad niya. Eh. Takbo. Hindi ganyan eh. Para ba lakad niya? Kala ko nasa elevator ka na. Kala ko inuhold. Okay na ha? You're pressing too hard. Wow. Ano number pinindot mo? 7. Oh. 7 ba? Nakalagay din yung resibo pag malaglag. See you tomorrow. See you tomorrow, Speedy. Don't forget to subscribe. 9 o'clock. Bobby, Bobby, Bobby. Good night now. See you tomorrow. Thank you for watching. Tapos nakakatapos lang namin mag-dinner. And itong makulit na to, inaantok na kanina pa. Ako kukulit! Sabi ko ba kulit? Opo. Hindi kayo. Sino? Sino kulit? Wala. Si Daddy. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Subscribe. Don't forget to subscribe.